Napaka-importante nung lalo ngayon, alamit na magbalik ang Panginoon. Kailangan nating seryosohin yung ating siguro, yung ano na bang level yung pagkakilala sa Diyos. Ano na bang level yung paglilingkod mo sa Diyos? Kapag tinanong ka ng Panginoon, are you sure na ikaw ay pupunta sa langit? O kailangan malinaw, klaro sa atin. Kasi yung iba, ang tinitingnan nila yung mga gawa. Hindi tayo sa mabuting gawa maliligtas. Pagka mabuti sila sa iba, tapos may Diyos sila, at tinitingnan, sila lang maliligtas. Kaya nga, hindi mo pwedeng husgahan yung bawat isa. Pero, kung nandiyan, pupursigin din siya sa Panginoon, isang araw mas bago din siya. Kaya tayong lahat ay hindi binigyan ng pagkakataon ng Diyos na humusga. Tayo ay binigyan ng Diyos ng pagsunod at mananampalataya. Kaya po ito ngayon at pagsimula na tayo. Kaya manalangin. O Diyos, kami ay humingi ng tawad sa lahat po namin kasalanan sa isip, salita at sa gawa. O Diyos, kung mayroon pang mga kami hindi napapatawad, Lord, kausapin mo kami ngayon. Nais namin isuko sa iyo ang aming mga sarili, ang aming mga puso. Sabi mo, kaya hindi mo kami narinig dahil ang kasalanan namin ang siyang umahanda sa kasagutan ng aming mga kahilingan. Kaya nga po sa umagang ito, Diyos, turuan mo kaming manalig, turuan mo kaming manampalataya. Turuan mong makita namin lagi ang iyong salita na ito ay sinalita mo upang maganap sa aming mga buhay. Salamat po sa kapatawaran. Salamat, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin mula po nung pagkabata namin. May mga tampo kami, may mga inanakit kami, may mga galing kami. Hanggang ngayon, pag nakikita namin, naghihintay kami, naiinis kami. Patawad po. Minsan, nagiging judgmental kami. Patawarin mo kami. Minsan, may mga kahalayan sa utak namin, sa isip, sa buhay namin. Lord, ino-offer namin sa iyo ang mga katawan, kaluluwa at espiritu upang maging karapat dapat kaming tumanggap ng iyong biyaya. Puspusin mo kami ng iyong espiritu ngayon upang sambahin ka, upang awitan ka, upang purihin ka, dakilain ka. Salamat, salamat, salamat po. Sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Tayo po ay may kinig na ng salita ng Diyos. At I hope ng bawat isa po sa atin ay prepared. Amen po. Sa pagkinig po natin ng salita ng Panginoon. At nais ko po na anayahan ng bawat isa kung meron po kayong mga Biblia. Pagkakalimutan natin sa Acts chapter number 11. Acts chapter 11 verse number 26. Acts chapter 11 verse number 26. Amen. Acts chapter 11 verse number 26. Andiyan na po kayo. Babasahin ko po. Sundan nyo na lamang po sa inyo pong mga mata. Sabi po dito, "And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch." Ano po, tayo po ay manalangin saglit. Let's pray. Dakila naming Ama na nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Unang-una o Diyos sa aming pong buhay. Ikalawa, Panginoon, sa aming pong pamilya. At igit sa lahat sa aming pong kaligtasan, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon po namin ngayon para po mapakinggan namin ang inyong mensahe. Nawa, O Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa
na kami po, Diyos, ay matuto, Panginoon. Kami po, Diyos, ay patuloy po na lumakas ang amin pong pananampalataya. At nawa, Panginoon, kami po ay makapaglingkod sa inyo, sa inyo pong nahilang pangalan, Father God. I pray, Lord, na ang amin pong mga puso po na ito ay patuloy niyo po na durugin, Panginoon, ang inyo pong salita. Palambutin, Panginoon, para nang sa ganon, ang butil, Panginoon, ang inyo pong salita, ito po nawa, O Diyos, ay tumubo at ito po, O Diyos, ay mamunga sa amin pong buhay. Thank you so much, Lord God, for this opportunity. In Christ's name, amen. Okay po. So dito po, mga kapatid, makikita po natin ang salitang Christian. Ito po ay unang binanggit dito po sa verse po na ito. Amen. Ang salitang Christian, ang salitang Kristiyano po, mga kapatid, ay unang binanggit sa Acts chapter 11 verse number 26. Amen. At kung atin pong babasahin po ang Acts chapter 11 verse 26, ang sabi po nito, ang mga disipulo daw po ng Panginoong Jesus, ito po yung unang beses na tinawag silang mga Kristiyano. Amen po. Kasi ang tawag po noon pong Matthew hanggang Book of Matthew hanggang John, ang tawag po sa kanila kung hindi po mga believers, amen, kung hindi po mga disciples, mga kapatid, ay hindi pa po sila talaga tinawag as a Christian. Amen? This is the time that they were called Christians. At mga kapatid, kung titingnan po natin ang salitang Christian, ito po ay makikita po natin that they are the follower of Christ. Amen? Naging bansag po ito sa kanila dahil sila po ay tagasunod ni Kristo. Amen? Ibig sabihin po nito, mga kapatid, kaya ka naging Christian po, mga kapatid, hindi po para ikaw ay kilalanin, amen po, na tagasunod ng sinuman, kundi ito po ay bansag po ng maraming mga tao, hindi po ito para purihin sila, kundi para hamakin ang kanila pong pagbibigay ng pagpapahalaga sa ating Panginoong Jesus. Amen? So they were called Christians first in Antioch. Ibig sabihin, they are followers of Christ. Amen? Sila ay tagasunod ni Kristo. At kung papansinin po natin, mga kapatid, ang mga Christian po dito sa Biblia, sila po yung mga tao po na meron ng tamang relasyon kay Jesus Christ. Amen po? Hindi po sila yung mga tao po na naghahanap at nangangarap na magkaroon ng tamang relasyon kay Kristo. Ang mga Kristiyano po sa Biblia, mga kapatid, ay mga tao na po na meron ng tamang relasyon kay Kristo Jesus. And I would like to tell you, mga kapatid, na ang tamang paraan para ang tao po'y magkaroon ng tamang relasyon kay Jesus Christ ay yung kanya pong pagtitiwala sa kanya 100%. Kaya nga po ang sabi po ng Biblia, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen po. Ang sino man na sa kanya po ay manampalataya ay hindi na mapapahamak, ngunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, yan po yung tamang paraan para ang tao po'y magkaroon ng tamang relasyon kay Jesus Christ. At yan po yung tamang paraan, mga kapatid, para ikaw po ay maging totoong Kristiyano ayon sa salita ng Diyos. Amen. Kaya dati po, dito, mga kapatid, sabi niya, they are followers of Christ. Number two, kapag ikaw po ay Christian, ibig sabihin po nito, mga kapatid, you are a fan of Christ. Amen? Kapag sinabi po nating fan, ikaw yung tagahanga ni Kristo. Kaya nga po, kapag sinabi mong Kristiyano ka, mga kapatid, pero hindi ka naman po hanga sa Panginoong Jesus, mga kapatid, yan po ay para bagang hindi po kapanipaniwala. Amen po. Ang totoong Kristiyano, mga kapatid, ay hanga kay Jesus Christ. Alam nyo ho, mga kapatid, kapag ikaw po ay fan ng isang artista, lahat ng mga bagay gusto mong alamin sa kanya. Lahat ng kanyang mga pelikula gusto mong panoorin. Amen? Alam nyo ho, yung pong mga, yung One Direction dati, talagang grabe ho. 1 year before yung kanila pong concert,
ubos na ho yung ticket. Bakit, mga kapatid? Kasi yung mga Pilipino po dito, talaga naman pong they are very fan of One Direction. Ganoon katindi ang kanila pong paghanga. Mga kapatid, the question here is, are you a fan of Christ? Amen? Ikaw po ba ay tagahanga ni Kristo? At gaano katindi ang paghanga mo sa Kanya? Yun ang isa po sa matinding katanungan sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoon. If you are claiming that you are a Christian, are you a fan of Christ? Amen? Number two, a Christian is a friend of Christ. Alam niyo ho, si Abraham, which is the father of faith, isa rin po sa kanyang pong reputation na binigay sa kanya ng Biblia, he is a friend of God. Amen? Kaibigan ng Diyos. Ang isang totoo po na Kristiyano, mga kapatid, ang isa po sa reputasyon po dapat na meron po tayo, tayo po ay kaibigan ni Kristo. Amen? Ibig sabihin po nito, mga kapatid, dapat malapit tayo kay Jesus Christ. If you are a friend, mga kapatid, ibig sabihin, talagang bibigyan mo po ng pagpapahalaga si Kristo sa buhay po natin. He is not just someone, amen po, na para bagang okay kapag may panahon ako, okay kapag meron akong pagkakataon, pero kapag wala na at pamamimili na ako, iiwanan ko na siya. No, that is not the correct attitude of a Christian. A Christian should give importance to his leader. Amen? Ang totoong Kristiyano ay palagi po niyang pinapahalagahan yung kanyang sinusundan. At walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? So now, mga kapatid, ano po yung dapat nating bibigyan ng pagpapahalaga bilang isang Kristiyano? A Christian should be a scripture reader. Amen? Tingnan natin saglit sa Psalm 119, verse number 72. Pwede kong basahin po natin ninyo. Psalm 119, verse number 72. Psalms 119, verse 72. Kung andyan na po ang bawat isa, pwede nyo pong basahin. Opo. Higit pa sa gintong pila, itong buong sa limutan ang mabuting ilindulog ng bigay mong kautusan. Amen. Alam niyo ho, ito yung pananaw ni Haring David pagdating sa salita ng Diyos. Number one, mga kapatid, you must have to treasure the Word of God. Kapag ikaw po ay isang Kristiyano, isa ho dapat sa tama na ugali po natin yung nagbibigay tayo po ng panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? At dito ho, mga kapatid, sabi po ni Haring David, ang iyong salita, amen? Anong sabi niya rito? Ang salita ng Diyos ay mas matimbang pa, mas higit pa. Saan? Sa gintong pilak ng sanlibutan. Imagine po yan, mga kapatid. If David will compare the Word of God at dito po sa ginto at pilak na meron po siya, para sa kanya mas matimbang po yung salita ng Diyos. Amen? Dito ho, mga kapatid, sa atin po, kung ikukumpara natin ang salita ng Diyos, kung ang Bible, isang bar ng ginto at Biblia, anong pipiliin po natin? Amen? What will you choose? Ah, ginto na, kapag makabila ko ng maraming Bible. Ano? Pero alam niyo po, mga kapatid, si Haring David, para sa kanya po, ang salita ng Diyos ay mas matimbang sa salita. Ganoon katindi ang kanyang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ganoon katindi ang kanyang pagpapahalaga pagdating po sa Biblia. Ibig sabihin, kung titingnan po natin ang kanya pong malawak na pangunawa, kaya niyang gastusan ang salita ng Diyos. Amen. Amen? Kaya niyang gastusan eh. Bibigyan niya talaga ito ng pagkakataon. Bibigyan
binibigyan talaga niya ito po ng importansya sa kanya pong buhay. Most of all, mga kapatid, the correct way for you to handle the Word of God is you to read. Amen? Kapag binabasa po natin ito, kapag binibigyan po natin po ng panahon, para buklatin po natin ito, mga kapatid, at atin po itong basahin. Amen? A true Christian is a scripture reader. Number two, makikita po natin dito, you must have to meditate the scripture. In Joshua chapter number 1, verse number 8, ang sabi po ng Biblia po sa atin, babasahin ko po sa glen. Joshua chapter 1, verse 8, sabi po dito, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang sabi ko dito, mga kapatid, ang itong aklat ng kautusan na ito ay hindi dapat mawala sa inyong mga bibig. Anong ibig sabihin po, mga kapatid? Ibig sabihin that this must be part of our communication. Amen? This should be a part of our talk. Pagdating dapat sa ating pong usapin, huwag na huwag po nating kakalitaan ang salita ng Diyos. Amen? Kumbaga, pagdating po sa pakikipagdalas-dasan po natin, huwag na huwag po natin po nakakalimutan at huwag na huwag po natin po na nakakaligtaan. Amen po? Ang Bible. Kailangan kasama ang salita ng Diyos sa atin po mga kwentuhan. Kailangan kasama ang salita ng Diyos sa atin pong mga pakikipag-usap. Amen po? Alam niyo ho, mga kapatid, sabi niya dito, kapag binibigyan natin ang pagpapalaga ang salita ng Diyos, anong sabi niya? Ito ay inyong namnamin araw at gabi at ng inyong masunod ang lahat ng mga nasusulat dito. At ang inyong mga lakad ay magiging matagumpay at kayo ay magkakaroon ng mabuting tagumpay. Amen? Alam niyo ho, mga kapatid, if you are giving importance to the Word of God, it will give you good success. Amen? Kapag binibigyan po natin ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos, ito ang magbibigay sa atin ng mabuting tagumpay sa buhay. Amen? Alam niyo ho, this is the time na ipinasa na po ni Moses kay Joshua ang leadership. Ang sabi po ni Joshua dito, mga kapatid, sabi niya, kailangan natin ng Word of God. Yun lamang po ang kanya pong ibig sabihin po dito. That as Christians, as people of God, para maging matagumpay ka, kailangan mo ng Word of God. Amen? Wala hong ibang paraan, mga kapatid. Kung ang gagawin mo po na paraan ay ang iyong sariling pamamaraan, kapatid, magiging palpak yan. Pero kapag isinama mo ang salita ng Diyos, magkakaroon yan ng mabuting katagumpayan. Amen? Hindi mo yan makikita ngayon. Pero habang binibigyan mo ng importansya ang salita ng Diyos, mga kapatid, the Lord will continually give you success in your daily life. Amen po? Number two, a true Christian is a sanctuary lover. Ang totoong Kristiyano ay nagmamahal sa simbahan. Amen? Kapag totoo kang Kristiyano, mga kapatid, ma-appreciate mo ang gawain ng Diyos. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, ang church po ay halos ayaw na po napabuksan dahil sa COVID. Amen? Nakikita po natin ito. At dito rin ho natin nakikita kung gaano katindi ang dedikasyon ng maraming Kristiyan. Who will go and who will worship the Lord despite of this trial? Alam niyo ho, sabi ho dito ni Haring David,
in Psalm 122 verse number 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Sabi niya, masaya ako kapag sinasabi nila sa akin, tara, punta tayo sa tahanan ng Panginoon. Amen. Amen. Dito mo, kapatid, nakikita po natin yung kanyang pong kaligayahan. Hindi po siya masaya. Alam niyo, kung papansinin po natin sa Biblia, wala po tayong makita na umasaya po dahil marami akong pera. Masaya po dahil marami akong ginto. Masaya po dahil marami akong nasakop na mga kaharian. Ang sabi po ni Haring David, masaya po kapag sinasabi nila sa akin, punta tayo sa tahanan ng Diyos. Amen? How about us Christians? We claim now that we are Christians. We are telling everyone, alam niyo ho, noon, kapag sinabi mong Kristiyano ka, kinakahiya ka, pinagtatawanan ka. Ngayon po, halos lahat, gusto nila sabihin na Kristiyano sila. Amen? Pero alam niyo ho, ang totoong Kristiyano nagmamahal sa simbahan ng Panginoon. They love the church. They love the sacrament. Amen? Kaya nga sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 25 ng Apostol Pablo, sabi niya, not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag ninyong kakalitaan ang pagtitipon-tipon natin na magkakasama. Anong ibig sabihin noon, mga kapatid? Ibig sabihin noon na wala pong dapat maging dahilan o hadlang sa ating pong pagtitipon-tipon bilang mga Christian. Amen? As Christians, we must be a sanctuary level. Kung sino po ang magmamahal sa simbahan ng Diyos at sa gawain ng Panginoon, yung mga Kristiyano. Amen? Ang totoong magmamahal sa simbahan ng Panginoon, mga Kristiyano. Wala kang ibang aasahan pagdating sa pagmamahal sa gawain ng Panginoon, Kristiyano. Amen? Kasi kapag hindi ka Kristiyano, understandable yun na hindi mo mamahalin ang simbahan ng Panginoon kasi hindi ka Kristiyano. Pero kapag Kristiyano ka, kapatid, imposible yan na hindi mo mamahalin ang simbahan ng Panginoon. Number three, he is service oriented. Amen? Ang totoong Kristiyano, palaging iniisip po niyan maglingkod sa Diyos. Ang totoong Kristiyano, mga kapatid, ang kanya pong binibigyan po ng pagpapahalaga, maglingkod sa Panginoon. Amen. Tingnan natin saglit. Sa 1 Corinthians chapter 16, verse number 15, dito na tayo magtatapos. 1 Corinthians chapter 16, verse number 15, nabasahin ko po saglit. Sabi niya, I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. They have addicted themselves to the ministry of the saints. Talagang, ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, hindi sila mabubuhay kung hindi sila nakakapaglingkod sa Panginoon. Amen? That is how addict they are pagdating sa gawain ng Panginoon. Amen? Ang totoong Kristiyano, mga kapatid, iniisip niyan palagi paano makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya it is very impossible, mga kapatid, not to serve God. It is not possible na sa buhay po natin bilang mga Kristiyano ay hindi po natin pahalagahan ang paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Kaya nga ho, he loves to do service to God. Ang totoong Kristiyano, kapatid, mahal na mahal po niya at gustong gusto po niya na maglingkod sa Diyos. Number two, mga kapatid, he loves to do service to God because he loves God. Ang motivasyon kung bakit po niya gustong maglingkod sa Diyos ay dahil mahal niya ang Panginoon. Amen? Mahal mo ba ang Diyos? Gusto mo ba siya mapasaya sa buhay mo? If the Lord will question you right now,
tanungin ka ng Diyos. Tanungin ka ng Diyos na sabihin niya, mahal mo ba? Tanungin ka ng Diyos na gusto mo ba ako na mapasaya? What would be your answer? Paano kapag tanungin ka ng Diyos, paano mo ako mapapasaya? Paano mo ako mamahalin? Ano ang magiging pruweba mo sa pag-ibig mo sa akin? Amen? Alam niyo ho ang sagot? You must have the love doing service for God. Amen? Mahalin mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Hindi man dito ang reward mo, pero sigurado, mga kapatid, may reward ka sa akin. Amen? Amen po. Ang totoong Kristiyano, kapatid, wala nang tanong-tanong. Binibigyan niya ng importansya ang Diyos sa kanya. That is a true Christian. Amen po. Kasi ang nagpupudyok sa kanya, yung kanyang pagmamahal sa Panginoon. Ang nagpupudyok sa kanya kung bakit siya naglilingkod sa Diyos, mahal niya ang Panginoon. Amen. Tayo ng lahat ay tumayo. Tawagin nyo natin si Pastor Ray para tatlo. Ano yung tatlo? Being a Christian. Kailangan Pastor Jesus Christ siya ay palabasa ng Bible. Pangalawa, kaya yung sanctuary lover. Sanctuary lover, tapos service creator. Kasi sabihin, lagi siya naglilingkod. Kasi, napaka, yung, alam mo, noon, yung Kristiyano pinapatay. Kaya pag sinabing Kristiyano ka, kaya takot silang magsabi ng Kristiyano. Talagang matindi yung, so, when we talk Christian, ito ay napakalalim. Kasi followers siya ni Christ. Hindi pwedeng, they are willing to die for Jesus. Ngayon naman, padali na daw yung Kristiyano kasi kahit hindi na ako Kristiyano, kahit hindi Kristiyano, Kristiyan sila. So, Pilipinas nga, Kristiyan. 95% ang Muslim lang. Ay, 5% ang Muslim. 95% Kristiyan. Kaya lang, nakakalungkot, number 2 sa prostitution, sa drugs, hindi ko lang alam kung ano. Sa corruption ang binoto tayo. So, ibig sabihin, hindi na ipapamuha yung salita ng Diyos. So, sa atin magsisimula. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po dahil pinaunawak mo sa amin ang salita mo ay hindi ng salita. Gusto mo itong maganap sa aming mga buhay. Lord, magpalain mo ang bawat sa amin. Ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan. At tulungan mo, Lord, ma-indab kami sa iyo. Sabi mo nga, ibigin ka ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isip, ng buong kalakas. At sabi mo, i-offer namin ang aming mga sarili, banal at kanagutubo sa iyo. Tulungan mo, Lord, kami maganap sa amin ang mga salita mo ito. Upang sa ngayon, kami ay tumanggap ng reward. Hindi ng reward, maging ilaw at asim kami. Saan man kami naruro, dahil tinatayuan namin ang pagiging Kristiyano. Salamat po. Pagpalain mo ang bawat isa namin. Pagpalain mo ang mga magulang namin. Ang mga malamis sa buhay. Bless mo, Panginoon. Layo mo kami sa lahat ng mga pagsubok na hindi na kaya at tulungan mo maging malusog ang mga katawan namin, ang mga anak namin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tumayo kayo na ang kagalakan.